Lahing Agusan to Davao, Arvila ng UV Express. Dito tayo ngayon sa pagkalampas lang tayo ng Trento. Good morning. Magandang umaga po, mga kabulan. Maulan na umaga. Malamig. Naka-jacket si kabulan kasi umaambon. Nandito tayo ngayon sa lugar ng Agusan del Sur. Nandito tayo sa bayan ng Nandito tayo sa bayan ng Bayugan City, Agusan del Sur. Napakaswerte naman ng biyahe namin, mga kabulan. Nasiraan na naman kami uli. Kung ano yung ginawa doon sa San Mateo Rizal, yung clutch. Pagdating naman ng Surigao, ayun, bumigay ulit yung clutch na ginawa. Bago ang pressure plate, bago ang lining, bago ang release bearing. Lahat bago nung ginawa dun sa San Mateo. Eh, pagdating ng Surigao, ayun na nga yun, yung in-upload ko nung nakarang araw, sira na naman. Kasi yung lock ng release bearing natanggal, humiwalay dun sa bearing mismo. Kaya nawalan kami ng clutch. Lumusot. Eh ngayon, natapos kahapon. Kaya okay na sana, nakatakbo na kami. Mula kahapon, mula Surigao. Eh bago kami dumating naman ang bayan ng Bayugan, doon pa lang sa bundok, wala na, nag-down clutch na naman uli. Bumigay na naman ulit yung ano natin, yung clutch natin. So nakatigil na naman kami ngayon. Eh nandito tayo ngayon sa kapihan. Kape, 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 kape. Ito tayo, mga kabulan. Skyflex. Kasi hindi makapagsaing kasi maulan. Ayan, maulan, maulan, maulan. Nandito nga tayo sa ano eh, sa anuhan ng mga motor. Pintahan ng mga motor. Ayan o. Oh. Doon yung truck natin sa dulo. Ayan o. Oh. Andun sa dulo yung truck natin kasi hanggang doon na lang. Hindi na kayang itakbo. Hindi na kayang itakbo papuntang Davao kasi sobrang layo pa ng Davao City mula rito, may 200 kilometro pa. Tapos wala tayong clutch. Siyempre may mga paahon. May mga paahon na madalanan sa Agusan. Baka ano, tapos nung nanakbo kami kanina, parang may tumutunog talaga sa ilalim. Kaya ang deliver natin ngayon pending. Sana walang penalty kasi hanggang bukas lang ang inaantay na to eh. Eh kung hanggang bukas lang to, dalawang araw ulit ang pagbababa. Di Huwebes na to ng gabi mga alis dito. Eh yung biyahe pa, swerte na lang kung makaabot tayo doon ng araw ng Biyernes o kaya Sabado. Kaya malamang ang baba nito, Linggo o Lunes. Ganon talaga, mga kabulan. Yung isang biyahero, kung minsan pag inabot ka ng swerte sa daan, ayan, sira talaga. Eh, okay na rin naman yan kasi clutch lang naman bumigay. Kaya lang medyo may kamahalan na pagbaba. So, yun lang, mga kabulan.
Magandang hapon po mga kabulan. Dito tayo ngayon sa pagkalampas lang tayo ng Trintok. Sira yung tinwheeler natin kaya ang ginagamit namin ngayon itong van. Nag-arkila muna kami ng van para mayroong makapag-deliver kami ng Davao. Diretso ng Davao, walang ano, wala pa yung sasakyan namin, sira pa. Biyaheng Agusan to Davao, Arkila ng UV Express. Wala, sira pa rin yung truck namin. Good morning mga kabulan. Kumusta po? Maulan na umaga. Nandito pa rin kami sa Bayugan City, Agusan, Del Sur. Hindi pa rin natapos yung truck dito. Pero tapos nang ikinabit yung transmission. Inabot lang kasi ng gabi. Eh ngayon naman umulan. Ayan o. Maulan. Ang daming motor dyan o. Nahihila. So dahil kailangan ng i-stock dun sa Davao, kailangan natin tumakbo. Kaya kahapon ng alauna ng hapon, tumakbo tayo papuntang Davao. Nag-arkila tayo ng UV Express para lang maihatid yung pangarga dun sa Davao City. Kasi kung hindi maihatid yon, medyo may kalakihan yung penalty natin doon. Kaya kahit malaki yung arkila ng UV Express, wala tayong magagawa kundi magbayad. Kasi mas malaki yung penalty pag hindi na ihatid yung mga stock na yun. Kukunti lang yun pero mahalaga yun. Kaya inihatid kahit mahal yung bayan. Dumating kami dun kagabi, mga ano na, alas 6 na rin pasado. Hindi ako nakakuha ng video dahil ano, lubat na rin kasi ako nun. Wala tayong makuha. Tapos hanggang sa bumalik tayo dito, dumating din kami kagabi. Madaling araw, mga alauna na siguro yun. Alauna na ng madaling araw. E ngayon, ano na eh. Mananghali na rin pala. Baka mamaya siguro darating na ninyo yung mekaniko na ano, gagawa. Malakas kasi ulan dito. Kaya siguro hindi pa pumunta yung gumagawa. Medyo malaki ng ginastos ng amo namin. Tatlong beses na binaba ang transmission sa loob ng halos 2 linggo. Meron palang ano eh, merong mali kinabit nung nakaraan kaya bumigay ulit. So yun mga kabulan, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment sa comment section sa baba at mag-subscribe at huwag kalimutang pindutin
ang notification bell para lagi kang updated sa Buhay Tracking TV. Dahil sa Buhay Tracking TV, para ka na rin kasama sa biyahe. Maraming salamat po mga kabulan sa walang sawang pagsuporta, panunood at pag-share nyo sa Buhay Tracking TV. Maraming salamat po. Sana samahin nyo pa rin kami hanggang makarating kami ng Davao City.